isa po ang patay sa bumagsak na helicopter ng PNP sa kabundukan ng Real Quezon. Susunduin sana niyan si PNP Chief Junado Carlos na nagbabakasyon sa Balesin kasama ang kanyang pamilya. Nasa frontline balitang iyan si Camille Samonte. Yan ang bumagsak na helicopter ng Philippine National Police kaninang umaga. 6:17 a.m. nag-takeoff mula Manila Domestic Airport sa Pasay ang H-125 Airbus na magsusundo kay PNP Chief Junado Carlos na nasa Balisin Island. Pero ilang oras matapos makaalis, biglang naglaho ang chopper. Hindi na ito malocate. Yun pala, bumagsak na ito sa kabundukan ng Real Quezon. Hindi na nakarating sa Balisin. Sa mga litratong ito, makikita pa ang isa sa mga sakay na nasa loob ng chopper. Sugatan sina Police Lieutenant Colonel Dexter Vitog, piloto, at co-pilot niyang si Police Lieutenant Colonel Michael Meloria. Namatay naman si Police Patrolman Alin Noel Ona. 3 oras ang itinagal bago natunto ng rescue team ang crash site. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, biglang sumama ang panahon habang bumabiyahe ang chopper. So sabi naman ng dalawang piloto, maayos naman yung kanilang takbo, lipad. They're not expecting naman na may magkakaroon sila ng problema when it comes to weather. However, nung palandaw sila, parang medyo may humampas na malakas na hangin sa kanila. So medyo yun ang nag-trigger kung bakit sila sumubsob. Hindi na nga ito nakarating pa sa Balisin Island para sunduin si PNP Chief Carlos. Naroon siya kasama ang kanyang pamilya pero kinailangan siyang makabalik agad sa Camp Crame. He has to return to Camp Crame immediately for administrative duty. So yung air unit natin said na sir, yung dalawang chopper is available for disposal ng Chief PNP, which is normal naman. So ang sabi ni Chief, sige isa lang. Ayaw niya nang gamitin yung dalawa, so isa yung sumundo sa kanya. Yun nga yung nag-crash. Paglilinaw ng DILG, wala namang paglabag sa protocol ng paggamit ng PNP chopper para sunduin si Carlos. Kung galing siya sa Balisin and the purpose of the travel is to bring him to his office sa Philippine National Police Headquarters, wala naman, I don't see anything wrong para sunduin si Chief PNP to bring him back to Manila para makapagtrabaho siya. So that, in effect, is already an official mission. Dinalaw na ni PNP Chief ang mga sugatang pulis sa PNP General Hospital sa Camp Crame. Nangako na rin ng PNP na tutulungan ang mga biktima. May task group na rin na binuo katulang ang Aviation Authority of the Philippines para alamin kung mechanical o human error ang nangyari. Dahil sa aksidente, hindi na muna papayagang lumipad ang iba pang Airbus H-125 habang gumugulong ang investigasyon, kabilang na ang mga binili noon lang nakaraang taon. Nagbabalita mula sa frontline, Camille Samonte, News 5.